sa ating minamahal na Vice Mayor, Vice Mayor Hani Lacuna, at mga konsehal na nandito, department head, especially to Director Mapoy ng Market Administrator at sampu ng kanyang mga kasamahan sa market. Nais kong pasalamatan ang ating mga kawani ng mga pampublikong pamilihan bayan ng ating lungsod sa walang sawang paglilinis araw-araw ng kanyang market. Sa atin po ay ang lagi kong tagubili sa kanila na bukod sa tapat na presyo ng pangunahing bilihin ay dapat laging pinagtutuunan ng pansin ng ating mga market administrator at walang pang-abuso na gagawin sa mga mamimili sa lungsod ng Maynila sa pamilyang bayan ay inatangko rin sa kanila na panatiling maaliwalas ang mga pamilyang bayan. Sa loob po ng humigit kumulang 2 taon na, sa araw-araw, nakikita ko na nililinis ng ating mga empleyado. Kaya let me take this opportunity to thank each and every one of you. Thank you very much on behalf of the people of Manila. Keep it up, keep up the good work. Panatilihin niyong malinis ang ating palengke. Mano pa, sa mga araw na ito at mga darating na araw, siguraduhin ninyo na walang abuso ang sasapitin ng ating mga mamamayan sa presyo ng pangunahing bilhin, kung ano ang marapat at karapat-dapat at makatwiran lamang na presyo ay lagi ninyong isaalang-alang sa inyong araw-araw na gawain. Sa ganitong paraan man lamang, mabigyan natin ng proteksyon ang ating mga kababayan sa hirap ng buhay na kanilang dinaranas sa halaga ng piso kontra sa bilihin ay makamit nila yung kanilang mga pangangailangan ay maging sapat sa araw-araw na buhay nila. Kaya alam ko naman kahit yung ating mga maninindi ay nahihirapan din sa presyo nowadays, but we must pursue the protection of our consumer in the city of Manila. And sa ating pong minamahal Mayor Elizabeth Mandin, ang ating bisita ngayon from siya po ay mayor ng Katigbian, Bohol. Magandang umaga sa iyo, Mayor. Maraming salamat sa iyong panahon at ikay naging bahagi ng aming lingguhang programa na Tumplag Ceremony. Mga kapwa ko kawani at lahat ng mga department head at nandito, salamat ulit sa Diyos na nakaraos tayo ng ligtas at malusog muli. At sana patuloy kayong maging ligtas at malusog itong mga darating na araw. Walang magpapabaya, laging mag-iingat, sapagkat umaasa sa atin ang ating mga mamamayan na tayo ay gagawa ng mga solusyon o pamamaraan, programa na kung saan maibsan man lamang ang mga kinakaharap ng ating mga kababayan. Mahirap ang buhay at mararamdaman pa natin ang hirap dahil sa epekto ng pandemyang ito. Ngunit pasasaan ba? May awa ang Diyos. Makakaraos tayo. Kaya disiplina, at ang pinaka mabuting disiplina ay kusang disiplina.
may nakatingin na wala, nasunod tayo sa mga simpleng alituntunin ng pag-iingat ng ating katawan o kalusugan na kung saan huwag tayong ma-impeksyon ng nakamamatay na coronavirus. At tayo naman ay updated sa mga gagawin ng national government, no, about the incoming vaccine. Your city government is ready. Through Manila Health Department, through the leadership of Dr. Fox Pangan and Manila Health Department employees, and MD Araremo, through the leadership of Director Arnel Angeles and his co-workers in the office, we are already ready. No? Handa na po tayo. Ang tanong na lang ay kailan? Kailan darating ang bakuna? Magkaganon pa man habang naghihintay tayo ng karagdagang proteksyon through the vaccine, ay kailangan lagi-lagi pinapaalala ko at kami ni Vice Mayor na papaalala sa inyo, mag-iingat po kayo, may COVID pa. Maaring nakararamdam na kayo ng pagluwag. Maaring nakararamdam na kayo na bumubuka ang mga alituntunin ng pamahalaan. Ngunit hindi yan dahilan upang tayo ay maging irresponsable o mag-relax. Kaya kailangan araw-araw na ginawa ng Diyos, hanggat hindi nauubos ang COVID, may panganib. Ngunit hindi tayo pwedeng mabuhay araw-araw din ng puro panganib lamang. Pwede natin itong suungin. Sabi nga sa salitang Ingles, we don't avoid the risk. We manage the risk. We should not live in fear. Mas mahirap makapamuhay ng puro takot na lamang. We must go on. We must take that journey of a healthy community. But you have to be responsible. Pag malasakitan ninyo ang inyong sarili, para nyo nang pinagmalasakitan ang inyong mga mahal sa buhay na naghihintay sa inyong kani-kaniyang tahanan. At ganoon din ang ating mga kapwa mamamayan. Responsibilidad natin na pangalagaan ang ating kalusugan. In return, kami ni Vice Mayor at ni mga konsehal ay pipilitin naming magbuti, pipilitin naming maging mainam at sisinupin namin ang lahat ng uri ng resources ng gobyerno upang kami maging epesyente na mapaglingkuran kayo. Hindi naman kami titigil. It may not be a perfect formula, it may not be a perfect program, but one thing is for sure, and I guarantee to you, we will not stop. We will be with you all the way. Magiging kaagapay ninyo ang pamahalang lungsod ng Maynila. Kaya kapit lang, walang mawawala ng pag-asa, walang maiinip, talo inip, unless gusto nyo nang ma-meet si COVID-19, huwag naman sana, huwag na ninyong pangarapin sapagkat malalagay kayo sa alanganin. Muli, isang makulimlim, preskong hangin sa Luton. Oh, masarap yung hangin. Naramdaman nyo pala. Ang sexy mo naman. May asim pa si Lola. Oh. At gabayan nawa tayo ng Panginoon itong buong linggong to. Mahal ko po kayo.
Ngunit kailangan nyo din mahalin ang inyong sarili. Magandang umaga po. Pagpalain nawa kayo ng Pong Bike Up. Manila, God first. Thank you.